Alright guys, once again, LMHTV Vlog ang inutil na vlogger from Barangay Basak, Lapu-Lapus, City, Cebu. Alakit! To be exact at Vigay Urban 4, Bakbista Bilya, Tagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapus, City, Cebu. Pero sirado na ang Vista Bilya sa Magallanes na dadaan. Ang bidyong ito guys ay gusto ko lang sagutin, no? May nag-message sa akin pero i-hide lang natin ang kanyang identity to respect at itago yung pagkatao niya. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya, basta ganito yon. Pumunta daw siya dito sa Vigay, dito. Pumunta daw siya. At napagtanungan daw niya, ang sagot, may nagtatanong siya tungkol sa akin. At ang napagtanungan niya, hindi din niya sinabi kung sino. Sabi ko dapat nirecord mo kahit boses man lang. Para malaman natin kung sino yung napagtanungan mo. Kasi ang sabi doong nakausap ko sa messenger, ang sabi niya, kaya pala walang tumulong sa'yo dahil ang pangit ng ugali mo, inaaway mo yung mga kapitbahay mo. Wala daw, wala kang magandang relasyon sa paligid mo dahil dyan sa ugali mo. Sabi ko, sino ba ang nagsabi sa'yo at nakausap mo? Sino ba yung nakausap mo? Yung nakausap mo sino? Sabi niya, matanda daw. Pangit daw yung relasyon ko sa mga kapitbahay ko. Dahil sa ugali ko. Okay, magpaliwanag na lang ako kahit hindi alam ko makita niya 'to eh. Yung isyo tungkol sa ugali ko, diversionary tactics nila 'yon. Naintindihan mo ba yung salitang diversionary tactics? 2016, last quarter of 2016, nag-umpisa silang gumawa ng kwento laban kay LMA. Dahil, parang matulog ba? Nung matutulog ka, dapat may banig. May kumot. May unan. O, pandipinsa yun. Lamig at salamok. Ngayon, yung tungkol sa ugali, yun ang ginawa nila. Pinalabas nila na pangit yung ugali ko. Last quarter of 2016, lumala 2017. Kaya 2017, naging na-member ako sa PWD sa Barangay Basak, Lapu-Lapu, City, Cebu. Dahil doon, at ang nangyari ganito, yung kabit na asawa ko, nakilala nila, kaibigan nila, katrabaho nila, labas-pasok doon sa community nila, doon mismo sa bahay nila. Yung kabit sa asawa ko at yung asawa ko mismo doon magkita-kita sa bahay ng kapitbahay ko. Ngayon kung naniwala, kung nasa isip nila, kapitbahay nila ako, bakit hinayaan nila na mangyari yon? Kung may isip at puso sila para sa akin, alam nila yung sitwasyon ko. Dapat may ginawa sila to stop their foolishness and Christiness. Sa dalawang yun. Asawa ko yun. Alam nila yun. Okay naman kami. 2000, paglabas ko sa hospital, 2009 na August, September, October, November, lumabas ako sa ospital, okay naman. Wala naman problema hanggang 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Doon ako umpisa sa 16 year, 2016. Tatlo lang to sila. Tatlo. Nadido na yung isa, dalawa na lang nakira. Nag-recruit sila ng mga tao na magalit sa akin. Yung isyo, pinapok nila sa ulo ko, sinampal nila sa mukha ko,
para pagdating sa tunay na isyo, hindi lalabas ang katotohanan na sila ang may sala. Hindi nyo nakita yung video? Sinuntok, kinadyakan ako sa kapatid ng asawa ko. Concern lang ako sa mga bata. Tapos pagdating sa barangay, walang ginawa ang barangay tanod, walang ginawa ang DSWD. Dumating na ako sa CSWD at sa Station 4 of Lapu-Lapu City. Magalit ang magalit, I don't care. But that is the truth, the reality. Yan ang katotohanan na gumawa sila ng matinding isyo, nang recruit sila para ako ang lalabas na masama sa ginagawa nila. Marami silang sinasabi, may brain damage ako, sira ulo ako, sira ba yung ulo ko? May brain damage ba ako? Kaya nga, guys, ganito kasi, may mga vlogger na pumunta dito, pumilip, gusto dumalaw sa akin, natigilan sila, hindi sila tumuloy, dahil sa chismis, itong tatlong itlog, bawas na dido na yung isa. Talyado ni Bulantoy. Talyado ni James Cumoso Bulantoy. Galing kahapon, mayroon akong nakasagutan na sabi ko, hindi naman siya kinakausap ko. Ngayon, bigla siyang lumabas. Kinumusta ko lang naman, kinumusta niya ako. Sabi ko lang pa rin, wala naman pagbabago. Tapos, yun ang pas, nung sumagot siya, salita na siya, mayroon daw siyang Diyos, hindi daw tulad ng iba, na masama yung ugali, kaya yung mga kapitbahay, hindi ikasundo. Sabira, atake agad. Kasi, mayroon silang, kaya ha kayo ha, pag pumunta kayo dito, makinig, yung sasabihin nila, i-record ninyo, itanong nyo sa akin. Kasi ito malamang ang nagpagtanungan ng taong ito. I don't want to mention anybody. Bahala na kayo anong isipin ninyo, basta totoo itong sinabi ko. Marami kasing mga vlogger na dalawa na to, pangalawa na to. Pangalawa na itong may pumunta dito. Kaya sana, huwag tayong one-sided. Kung investigador ka, imbestigahan mo 5W and 1H. Pag mag-imbestiga ka, gumamit ka ng 5W and 1H. Kung ano yun, alamin mo. At dapat alam mo kasi nag-imbestiga ka. Yun ang dahilan kung bakit pinakalat nila, nag-recruit sila ng mga taong magagalit sa akin. Kasi nasa kanila ang problema. Ang ginawa nila, they want to divert the situation and the story against me. Hindi sa kanila na silang may gawa, na silang may sala. Kahit sa ang kurte magkita, kahit kanino magharap-harap, harap ako kahit sa Senado. Ito ang vlog na ito ginawa ko, guys. Pasensya na kayo. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, lalo na sa'yo. Dalawa kayo, dalawa na kayo. Noong, I think, 2000, bago pa lang ako sa YouTube, at this year. Kaya, respeto kita. Kung sabihin mo, hindi ko ituloy yung tulong ko sa'yo kasi pangit pala ang ugali mo, kaya galit yung mga kapitbahay mo. Galit ang kapitbahay ko, nagagalit sila mula nung umpisa na nalaman ko ang katotohanan. Na para silang mga ahas. Hindi basta-basta yung ahas. Yung ahas, yung unang Marites, Ismusa, Sulsulira, sa Garden of Eden, Diyos pa ang tinira. Ako, wala akong kasalanan. Biktima lang ako sa sitwasyon at sa nangyari. Kaibigan nila ang kabit sa asawa ko, sa inuman nila, labas pasok sa komunidad nila,
kung mayroon akong gagawin dito, bumili ako doon, nang kakain ako ng kahit ano, uminom ng kahit ano, soft drinks or whatever, alam sa asawa ko. Kahit wala siya dito. Pero wala akong alam at wala kahit sino mga makapagsabi sa akin, nandito si Bulantoy. Sabi sa asawa ko kasi, kaibigan nila, katrabaho nila, kainuman nila, katagayan nila. Okay? Sana ikaw, sana mapanood mo to, para to sa'yo. Dalawa kayo. I don't want to mention anybody. Dalawa kayo. Sabi niyo, pumunta kayo dito. Yun ang natuklasan ninyo. Yun ang sagot sa katotohanan. Okay? Sana naunawaan ninyo, guys. Thank you for watching.